Thank you, Brad. Good morning. Magandang araw, magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Muli, kagalakan ko na muli na tumayo sa harapan ninyo. Sana ganyan din ang bawat isa sa inyo na may kagalakan, hindi lamang sa akin, hindi sa ating Panginoon. Alam natin na ang pagtitipong ito ay hindi ito iniling sa bawat isa sa atin. In Hebrews chapter 10 verse 25, pakita nga, Sister Anne, pakita mo lang ang kahalagan. Thank you, Brad. Hebrews 10, chapter 10, verse 25. That's right. Yan. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you say the day approaching. Pakitagalog nga, sister. Yan. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi sa mag-aaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. So this is a very important thing that we are going to have a fellowship. Kakaroon tayo ng fellowship. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nagagawa po natin mga pagtipon, makipagkaisa, magdalos, mga gawain ganito, dahil ito, isa itong daan. Isa itong entering of the gates of the Lord. Nakita natin kanina, yun ang kaparaanan. So, I thank to God na muli tayo nagkatipon. For the very first time, nais ko mag-share sa inyo sa araw na ito, maikling na ihanda ko. Sana ito'y magsilbing kaliwanagan, kalakasan, karagdagan sa pananampalataya na habang tayo ay narito makikipagtipon. Dahil ito'y inihahanda ng Panginoon para sa atin. Dahil ang mga pagtitipong ito ay hindi ito basta-basta na lamang nagkakatipon tayo. Ito'y isang daan para sa Panginoon. Narinig ko kanina, kaya amis na amis ako, na ito ang daan. Sana mabiyayaan tayo muli sa araw na ito, maintindihan na natin lalo kung ano ang layunin ng Panginoon sa atin. Pakita mo, Sister Anne, hindi tayo magpapalaon bago tayo manalangin. Ang tatalakay natin ngayon, sa maikling pagtalakayan, ito ang ibinigay sa akin, inspirasyon ng Panginoon, the Spirit of Christ. Ito'y para bag, sabi ko, sabi abang naghahanda ako, nagbubulay ako, para bang napaka, ano lang ng aking, napaka-simple. Pero kung bubulayan natin maigi, ito'y napakaraming ipinapahayag. Dahil kung wala ang Espiritu ng Panginoon sa atin, naniniwala ko na wala tayo dito. Without the Spirit of Christ, there is no guidance. There is no teaching. Wala. Parang wala tayo. Hindi natin kaya. Hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. Because this is a seal of God. This is the seal of the Spirit that was given unto us. Dahil kung wala ang selyo na tinanggap ng bawat sa atin, and without the Spirit of Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Paano tayo, paano natin makakamtan ang eternal na buhay? Ang buhay na walang hanggan ay nandoon sa spiritual na kalalagayan. But now, we are, nasa ano tayo? Sa kalalagayang laman. At ang lamang ito, ay hindi maaring magmana ng karian ng Diyos. So, sa pasimula't simula pa, ang Espiritu ng ating Panginoong Jesus ay gumawa sa panahon natin. Sa totoo, nasa kauling kapanahonan tayo. Sa panahon na ibinigay ang biyaya, because we are living through by the grace of God. Dahil doon sa unang panahon, hindi sila nabuhay sa biyaya. Kundi ano, nabuhay sila ayon sa kautusan. Pero kung aayon lamang sa kautusan, yun ay ang daan din yun. Pero hindi, wala doon ang pag-aaring ganap. Pero sa panahon natin ngayon,
nagkaroon tayo ng biyaya upang masigit tayong ariing ganap maging anak ng Diyos at magmana ng karian na inihanda ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Nais kong manalangin, may clean panalangin, hilingin natin sa Panginoon, tumayo ang lahat. Ama namin Diyos, muli nagpapasalamat po kami muli sa araw na ito na muli po kami nagkatipon. Sa muli narito po kami, may taglay na lakas sa aming physical na pangangatawan, Panginoon. Nilalam namin, O Diyos, na kailangan namang magawa ito. Na may paglingkod namin ang aming sarili. Dahil kung mahina na kami, o nakaratay na kami sa sakit, nakatulad ko, Panginoon, na meron ng katandaan, O Diyos. Ay paano pa namin may paglilingkod ang aming mga sarili. Ama, nagpapasalamat po kami dahil may taglay pa rin kami lakas. Upang ito ba, ihandog namin sa iyo, O Diyos, kaya aming hiling. Aming hiling, O Diyos, na sa araw na ito ay kabi ay bagig ba sa iyong handog sa iyong harapan. At muli, Ama, patuloy po kaming humingi ng kapatawaran. Dahil alam namin, O Diyos, habang narito kami sa lamang ito, Panginoon, patuloy kami nagkakamali. Nagkakasala. Kaya muli, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga sarili. Sa kalalagayang ito, mahina, ikaw ang aming kalakasan. Sa aming mga kakulangan, ikaw po, Panginoon, ang maging kapunuan. Dahil alam namin po, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming sarili na kamti ng mga bagay na ipinangako mo, na mga inihanda mo kung kami ay iaasa namin sa sariling kalakasan, O Diyos. Panginoon, alam namin, ikaw po, Panginoon, ang gagawa para sa amin. Dahil itinalaga mo ito para sa amin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, O Diyos. Dahil ito ang plinano mo sa amin. Marami pong salamat, Ama. Sa araw nito, muli na kami ay pinagkatipon. Maaming hiling, O Diyos, ang iyong pagbabasbas, ang iyong paglingap, at aming inaangkin, ang iyong pagpapatawad na muli, at hing aming hiling ang na kami ay magkarapat dapat na muli sa iyong harapan ngayon. Aming kanging inaanyahan, O Diyos, na muli kang pumagitna sa amin kung paano sinabi mo kung saan sa dalawa o tatlo nagkakatipon, ikaw ay naroon, ikaw ay nasa kalagitnaan. Maraming pong salamat, Ama. Aming tinatas ang aming pasasalamat, papurit, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Tanging sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say Amen. Thank you, Lord. Palakpahan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Makakapo. Hiniling ko na makapanganda sa maikiling tatalakay natin sa araw na ito. Parang dito lang ako nilalang, Panginoon, sa maikiling pagtatalakay natin. Sa 1 Peter chapter 1 verse 11, pakita mo, Sister Anne, searching. Oh, yan. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Pakilagay mo sa English para medyo, yan. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Kung ating bubulayan, titingnan na maigi papansinin ang pagpapahayag dito sa kasulatang ito, ipinakikilala nung una doon sa mga unang tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoong Jesus ay ginawa nilang saliksikin. Pero sa kanilang pagsaliksik ay nandoon ang Espiritu ng Panginoong Jesus. Kaya dito makikita natin kung wala ang Espiritu ng ating Panginoong Jesus, walang magagawa ang sino man sa atin. So without the Spirit of Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung walang magtutulong sa atin. Maging sa pananalangin. Wala tayong magagawa
Hindi natin kayang manalangin. Pero, tinutulungan tayo ng Espiritu para tayo matutong manalangin. Kaya, ang lahat na nilayo ng Diyos, siya pa rin ang miakda ng lahat na yan. Kaya nagagawa natin ito. Ito ang palatandaan natin. Ito ang selyo ng Panginoon sa atin. Ito ang palatandaan. Kaya nagagawa natin. Ito yung kapaguran, kaabalahan. Pero, dito tayo dinadala ng Espiritu ng Panginoong Yesus upang may handa tayo. Which was in them did signify. Ito tinutukoy doon yun sa mga nauna. Yung mga, banggitin natin yung mga unang apostol. Sila ang unang tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoong Yesus para doon magpasimula. Doon nagpasimula ang biyaya. When it testified beforehand as a prince of Christ. So doon nila ipinakilala kung bakit naganap at nangyari, pinapangyari ng Diyos ang kanyang pagpapakihirap. Dahil sa paghihirap na tinamo ng ating Panginoon Jesus para makamtan ang darating. Ano yung darating? And the glory that should follow. Hindi pa ito natin natutunghayan o nakikita o nararanasan ngayon. Ito'y sa dulo ng ating buhay ngayon. Ito ang ipinangako na dapat nating makamtan ng bawat isa sa atin. Kaya may ginagawa tayo. Iniahanda tayo ng Panginoon sa tulong ng Espiritu ng ating Panginoon Jesus. So gaano kahalaga ngayon ang ating pag-uusapan? The Spirit of Christ. Without the Spirit of Christ, wala ang sino man. Wala ang lahat ng anumang gawin ng tao, magkatipon man sila sa kanilang sa sarili nilang panukala o ano pa mang bagay na gustuin nila, wala silang magagawa. Maraming reliyon. Wala ang Espiritu ng Panginoong Yesus. Pero sa atin, ang Panginoong Yesus, sa tuwing tayo ay nagkakatipon, siya ay pumapagitna sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Claim that, i-claim ng bawat sa atin. Yan ang ating pag-asa, yan ang ating pinaniniwalaan, yan ang ating pananampalataya. Huwag niyong subukan ng bawat sa inyo na itakwil niyo ang ganitong salita. Every time, kung nandoon ang iyong pananampalataya, every time in our life, maging sulo ka man, kahit nagkakamali ka man, you have to claim that the Spirit of Christ, that the Lord is with you. Ano mang ginagawa mo, sabi ba, sa lahat ng gagawin mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Yan ang kinakailangan nating maging attitude o karakter ng bawat Kristiyano. Kasi sinisikap natin ito. Hindi ibig sabihin, hindi ako nagkakamali. O hindi tayo nagkakamali. Ibig sabihin, uhubugin tayo through the process, sa kaparaanan ng Espiritu Santo. Dahil alam ng ating Panginoon Jesus, ay nandun pa rin tayo sa mga kainahan ito. Pero darating ang araw, aharap tayo sa Diyos na wala tayong batik o talagang perpekto tayo. Inihanda lamang tayo ng Panginoon. True by the Spirit of the Lord. Amen ba, mga kapatid? Ephesians chapter 1, umpisa tayo sa verse 1 to 13. Ephesians na ba yun? First Peter yan. Brad, Ephesians muna tayo. Ephesians chapter 1, verse 1 to 13. Yan. Nice kung talakayin ang mga pagpapahayag ni San Pablo. Alam natin na San Pablo, siya ang pinili ng ating Panginoong Jesus at binigyan ng commandments na siya ang gamitin magdala ng aral o magdala ng ebanghelyo sa mga hintil. Alam natin na tayo ay mga hintil. Sabi dito sa verse 1,
Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nangasa Epeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Doon ipinakikita sa pagpapa doon na nag-umpisa sa San Pablo sa Church of Epeso, sa Ephesian Church bilang apostol ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya dito, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So doon ipinakikita ni San Pablo nang kinakausap niya ang mga taga-Ephesian Church, ang mga mananampalataya ng unang panahon, nandoon ang kanyang magpapahayag, ang pagpapala. Na bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So doon ipinakikita, ipinapahayag ni San Pablo kung gaano kahalaga ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Without the Spirit of Christ, walang naganap na redemption, walang paghahanda para sa atin sana ngayon, maaring ngayon. Kanya-kanya tayong lakad. Kasi wala tayong, ano ba ang buhay na ito? Di ba nasasabi natin sa walang mga kabatiran? Kumain ako, uminom ako, magpaligaya ako, punta akong saan. Ha? Para pag namatay ako, tapos na. Pero hindi maari. Merong kapahamakan na nakaamba sa bawat hindi makakatanggap ng biyaya. Kapahamakang walang hanggan, ngunit naman sa mga pinagkaloban o pinapatubayan ng Espiritu ng ating Panginoon Jesus ay makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen ba mga kapatid? Kayo ba ay naririyan? Kung kayo naririyan, pumalakpak kayo sa Panginoon. Yan ang layunin, yan ang inihahanda ng ating Panginoon Jesus. Upang hindi tayo matapos lamang sa buhay na ito. Magkasakit man ako ngayon, umina ang katawang ito, meron akong inaasahan. Meron akong pag-asa buhay na ito na makakapiling ko ang Panginoong Jesus sa kabila ng kalalagayan kong ito. Gayun din po ang bawat sa atin. Ako minsan ang problema ako. Umiiyak ako. Kasi nakakapagsalita pa rin ako, nakapaghihinanakit pa rin ako sa mga taong pwedeng hindi ko nagustuhan ang mga iluugali. Ganong hindi ko naman masabing napakabuti ko, na maganda ang ugali ko. Ganyan talaga tayo meron tayong mga kahinaan. Pero, true by the Spirit of Christ, babaguhin tayo. Amen ba mga kapatid? Dahil meron siyang kapangyarihan para dalhin tayo sa tamang kalalagayan sa buhay na ito. Dahil ang buhay na ito ay hindi natin maaaring makamtan ang inihanda ng Diyos. Kailangan ihanda ng ating Panginoon Jesus ang bawat sa atin sa buhay na ito upang makamtan natin ang kanyang inihanda at ipinangako sa bawat tinawag at pinili at itinalaga. Amen ba, mga kapatid? That's right. Pag-una kagad ako. Tuloy mo. Verse 5. tuloy mo na. Ha? Ephesians chapter 4. Tuloy mo lang. Ayan. Ay, ibalik mo nga sa verse 4, hindi pa natin natatalakay. Ito ang pagpapahayag ni San Pablo. Yun ang pagpapakilala niya sa kanyang salita doon sa mga unang Kristiyan. Sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin, kabilang na siya, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanglibutan. Upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tignan niyo mga kapatid, ating bulayin namnamin ang salitang ito. Na kung na, ipinahayag, paki-English nga kapatid, medyo maganda sa English ito.
Kasi minsan ginagamit natin ang, ayan. According as He hath chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ito'y inibig ng Panginoon. Bakit tayo pinili? Inibig niya ito. Hindi tayo umibig dito, hindi natin ginusto ito. Ako, gusto ko maging banal. Wala ta po tayong kakayanan. True, by the Spirit of our Lord Jesus Christ, meron siyang kakayanan upang tayo ay pabanalin. Tingnan nyo. Pinakikilala dito sa mga unang Kristiyano, hindi pa pala sila isinisilang sa mundo. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Nandun na pala tayo sa kaisipan ng Diyos bago pa tayo ipinanak sa mundong ibabaw na ito. Bago pa tayo nabuhay sa henerasyon na ito, tayo inihanda na ng Panginoon. Inihanda na tayo na maging banal, to be holy, and without blame before Him. Inibig niya ito. Bagamat tayo ay naidako minsan ang ating mga buhay sa mga pagkakamali, sa walang kaalaman tungkol sa biyaya ng Panginoon, hindi maaaring hindi natin ito makita. Dahil inibig ng Diyos na ito'y makita natin. Sabi ko nga, wala tayong kakayanan eh. Di ba? Hindi ibig naman sabihin na magpabaya tayo. Dahil hinihiling nga ito eh. Binanggit ko kanina, una sa pagkakatipon, huwag niyo kalilimutan ang pagkakatipon. Because this is the place that you are going to hear, upang mahubog tayo sa pananampalataya. Ako niyo mga kapatid. So, ano ba ang layunin ng Panginoon? Is to be holy. Maging banal ang bawat isa. Siyempre, pag holy ka nga naman, makikita sa'yo without blame. Ba? Before Him in love. Yun ay inibig niya. So, nakukuha niyo siguro to. Sabi ko, maikli lang. Tapos, umahaba ako ngayon. Pakituloy mo na, kapatid. Nakukuha niyo to siguro. Ito ang nilayon sa atin. Kaya, ibig sabihin, hindi natin itong problema. Kagustuhan ito ng Diyos para sa atin. Dahil ang predestination, ang pagkakatalaga, ay ito'y itinalaga niya. Ito'y nasa plano niya. Na ito ang magaganap, ano man ang mangyari. Amen ba, kapatid? Say amen to that. Amen. Thank you, Lord. Verse 5 tayo. Sabi dito, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Napakalinaw mga kapatid. Hindi maaaring mamroblema tayo. Kaya nagagawa natin ang mga bagay na ito ayon sa ating lakas din naman, of course, sa ating pananampalataya. Pero bakit natin nagagawa ito? Because we have the seal. Meron tayong palatandaan sa ating mga sarili since that we received the seal of the Spirit of our Lord Jesus Christ. Meron tayong palatandaan. Ito ang palatandaan natin. Nababago tayo araw-araw. Ang ating kaisipan minsan, naglilik pa rin. Pero sa kabila ng lahat, bumabalik ang ating diwa. Panginoon, patawad. Ba? Nagsisisi tayo sa mga nagagawa nating alam nating mali. Pero nandun ang biyaya. Having predestined us as unto the adoption of children upang tayo maging mga anak ng Diyos. Itinalaga na tayo. Dati hindi ko alam to. Pero ang nagsasabi ito ay ang kasulatan para maigit nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. According to the good pleasure. Ito'y kagustuhan niya. Ito'y nilayon niya. Ito'y kaligayahan niya. A good pleasure of His will. Kaligayahan ito ng Diyos. A good pleasure of His will. Nakuha niya mga kapatid. Huwag na natin tanungan bakit kaligayahan niya.
Eh, gusto ng Diyos, maligaya. Tayo nga, gusto natin, maligaya tayo, di ba? Ayaw natin na mong problema. Oh, pag nakapasa ka, kung ano-ano, maligaya ka. Pero ang Diyos, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan tayong maging maligaya. Katulad niya. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, ginagawa ng Diyos ito, inibig niya ito, kaligayahan na ito ng Diyos. Masisisiba natin ng Diyos? Kaligayahan niya ito para tipunin tayo. Oh, wake up, mga kapatid. Inuhubog lang tayo para masigit tayong malagay sa tamang kalalagayan. Dahil hindi pa ito ang panahon, hindi ito pang tamang lugar para masigit nating makamtan ang kaligayahan, ang buhay na ang kaligayahan walang hanggan. Meron itong katapusan. Pero huwag nating hintayin na hindi tayo tumagal ang katapusan. Verse 6, nakuha niya ito, akala ko napakikli, mahaba pala. Yeah, sa good pleasure, sa kanyang kaligayahan. Ano pa? Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. So kaya pala, ito'y kaligayahan ng Panginoon. Sa kanyang kaluwalhatian. Dahil doon sa biyaya na inihanda niya, ipinagkaloob niya sa atin upang sumagana ito para sa atin. Ito'y a pleasure of His will. Kaligayahan niya ito. Kaya nais ko itong mabatid ng bawat sa atin na kung tayo gagawa para sa atin, wala tayong makakamtan, wala tayong magagawa pag sa espiritual na buhay. Diyos at Diyos pa rin ang gagawa. Titignan lang natin na, na tayo ay magpasalamat dahil before the creation of the world, we are predestinated. Tayo itinalaga na. Naroon na tayo sa kaisipin ng Diyos, ipinalitaw tayo at ipinanak tayo sa panahon ating kinabubuhayan. Now, pinakikilala ng Diyos na ikaw pala'y, na tayo pala'y nandun na sa kanyang kaisipan. Katulad ni San Pablo, na naging mamamatay tao, naging persecutor, yung mga unang mga Kristiyano, nang makilala niya ang kanyang sarili, sabi niya, I was predestinated before the creation of the world. Nakilala niya ang kanyang sarili. Na siya pala'y itinalaga ng Diyos bago palalangin ang mundo. Kaya siya ay naging apostol at siya'y naglingkod sa Diyos. At tayo, tayo'y tinawag para ano? Maglingkod sa ating Panginoon Jesus. Sa bawat kakayanang kung anong sukat ang meron tayo. Kung ako tinawag sa ito para magsalita sa harapan ninyo, dito ako tinawag. At kayo naman, kung tinawag kayo makinig, papag-igihin ninyo ang inyong pakikinig. Amen, mga kapatid? That's right. Verse 7 tayo. Na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biya. So naganap ito. Paano natin makakamtan ang biyaya ng Diyos na ang mundo ay nasadlak sa kasalanan, nahulog sa kasalanan sa simula pa nung first generation during the time of Eve and Adam. Do, minana natin yun. The original, nasasabi ang original na kasalanan, original sin. Pero sabi dito, kaya pinapangyari ito ng Diyos, sabi na sa kanya, mayroon tayo ng ating katubusan. So kinakailangan maganap ito, magkaroon ng katubusan, kasi nung tayo ipinganak, maski ngayon nagkakamali tayo, nagkakasala pa rin tayo, nasa dugo ng ating Panginoon Jesus. Ang namamagitan sa atin ngayon, ang ating Panginoong Jesus, dahil sa dugo, sa kanyang, mismo sa kanyang sarili, na ginawa niya ito upang matubos ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Matubos ang kasalanan ng buong sanglibutan. Lalo na sa kanyang mga pinilit tinawag. Amen, mga kapatid? Kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. It is good pleasure. Sa
sa kanyang kaligayahan pa rin ito. Dahil kung hindi ito gagawin ng Diyos, mapapahamak talaga tayo. Wala tayong makikita na, o paano, pag namatay ako, saan ako mapupunta? Sigurado, pag hindi mo alam, sa dagat-dagat ang apoy tayo. Pero, dahil sa layunin ng Panginoon, sa pagkakatalaga niya, sa kagustuhan niya, sa kanyang kaligayahan niya, tayo'y pinagkuluban ng biyaya. Kaya nagsakripisyo ang ating Panginoong Hesus para matubos tayo, maihanda tayo sa kalalagayang ito. Amen, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon. We have the thanks of the Spirit of the Lord. Continue. Verse 8 tayo. Na pinapinasaganan niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. So kinakailangan pa lang malaman natin ito. Hindi ko naman sinasabing maging mga marunong tayo ng talagang marunong. Tingnan lang natin ang ating sarili sa ating sukat. Kung anong kaya meron tayo. Diba? Yung kasi ang malaman natin ang katotohanan sa turo at tulong ng Espiritu ng ating Panginoong Hesus, and you will receive wisdom and bright katalinuhan. Maging sharp ka. Eh ako nga, tataka ako sarili ko kung kailan ako tumanda saka ako nagsasalita dito sa pulpito. Hindi ko naman ito plinano. Hindi ko naman ito ginusto. Dati naman, wala akong alam tungkol sa mga bagay nito. Pero ako pala yung nandito, katalaga. Alam ako, kilala ako ng aking pamilya. Wala akong alam. Kahit isang litera ng pangako ng Diyos. Pero dinala ako ng Panginoon. Hindi pala sa edad yan. At the age of 55, doon ako pinasimula ng Panginoon at turuan ako. Mahirap mag-aral. Mahirap mag-research. Pero nagawa ko yun. Bakit? Dahil tulong ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Ganun din kayo. Ganun din ang bawat sa atin. Verse 9, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga na niyang kalooban. So ito'y hiwaga sa marami. Kaya maraming hindi nakakaintindi, nakakabatid tungkol sa biyayang ito. May marinig ka na, oh, ganito, kaya mga alam yan, ganito. Kasi bakit? Hiwaga. Pero hindi ito naging hiwaga sa atin. Dahil ipinapahayag ito sa atin ang kanyang nilayon para sa atin. Amen, mga kapatid? Ayon sa kanyang minagaling na ipinasinya sa akin. Predestination pa rin. Yun ay ipinasya ng Diyos para sa atin. Yun ay pagkakatalaga niya para sa atin. Kumbaga, sa madaling kwento, madaling istorya, pagsasalita, wala kang problema, akong bahala sa'yo. Gaya mga salita sa laban, diba, punta ka ng abroad. Ano, paano ako makakapunta sa abroad? Ganito. Ay, maraming proseso. Ano? Ay, merong lalapit. Akong bahala sa'yo. Makakalis ka. Ba, may backer ka. May, sabi ka ng iba, meron kang puting kabayo. May back up sa'yo. Ganon din dito. Minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. So, ito ang proseso. Ito yung minagaling ng Diyos para sa atin. Dahil alam niya na wala tayong kakayanan. Di ba? Magiging teacher ka ba? Kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, maaari. Pero masigit, pauunla rin ka ng Panginoon. Kung pagkakatiwala mo sa Kanya. Amen, mga kapatid? Verse 10. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa Kanya, sinasabi ko. So ito yung pagpapahaya kung bakit tayo tinitipon. Sabi ni Sir Pablo, ginamit siyang kasangkapan ng Panginoong Hesus para ano, doon nagpasimula upang tawagin ang mga itinalaga. Upang ano? Tipunin.
tayo ay kabilang sa panong ating kinabubuhayan upang maging kabilang tayo sa mga titipunin. Pero hindi natin alam kung ilan. Kung 1 million ba, hindi natin alam. Pero merong magaganap. There is a revelation that will come. That everybody can stand. Makakatayo. Dahil kung paano sinabi ng ating Panginoon Jesus, kailan magaganap? Yung mga una, nagtanong yung mga disciple, kailan magaganap ang katapusan? Alam natin, bago dumating ang katapusan ng mundo, magkakaroon muna ng rapture, pag-agaw. Diba? Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? Magaganap yan, katulad ng panahon ni Noe, panahon ni Noah at Sodom at saka Gomorrah. Alam natin, nung panahon ni Lut, nang siya patakasin doon sa Sodom at sa Gomorrah dahil ginunaw ito, merong anghel nagsabi, lumabas na kayo. Kung meron kayong mga kamag-anakan, sabihan nyo na, dahil gugunawin ko ito. Ay, merong nagsasabi na wala raw nakakaalam. Totoo. Sa mga taong hindi mapapahayagan ng kapahayagan ng Diyos. Yun, mga kapatid. Kaya huwag kayong maniwalang hindi tayo makakaalam. Merong kapayagan ang Diyos para sa atin. Doon tayo dinadandaan. Amen, mga kapatid. Kaya, kailangan every time nakikipagtipon tayo. Mamaya, mamiss ng isa. Naku, nag-rapture na pala. Naiwang ka. Jesus. Hindi ko naman kayo tinatakot. Yun, mga kapatid. Verse 11. Naku, napakahaba pala nito. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga. Itinalaga na naman. Na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyang niyaong gumagawa ng lahat ng mga bahay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Hindi natin pahabain ito. Ito'y pasya ng Diyos. Ito'y kaligayahan ng Diyos. Upang matamo natin, makamtan natin, makatayo tayo sa pananampalatayang ito. Sa kabila lang ating mga kainang ito, siyang magigiya sa atin. Because we have the Spirit of the Lord. Every time that we are gathering together, we are having a fellowship in Jesus Christ Himself, He will be the one. He is in the midst of us. Amen, mga kapatid? Thank you, Lord. Continue, verse 12. Ayan, verse 12 tayo. Upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayo nagsiasa ng una kay Kristo. Ayan nyo. Nung minsan meron tayong mabatid tungkol sa ating Panginoong Hesus, umasa. Kaya nga tayo, umasa tayo. Bakit narito tayo? Kasi binubulay natin, siya ang ating pag-asa. Amen, mga kapatid? Verse 13 tayo. Kasi mahaba pa, akala ko may exit at talakayin natin. Dahil dadakaw tayo kay San Pedro, kay San Pablo pa tayo, may tatalakayin tayo kay San Pedro. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarin ni nag-aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo magsambalataya, ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So kinakailangan palang magkaroon tayo ng tatak without the sealing of the Spirit. Hindi ka makapag-testify. Hindi ka makapag-witness. Kasi pag lumabas ka, bakit ganyan-ganyan si Sister Rochelle? Dati nakashortpad lang yan, kita na yung hindi dapat makita. Pero ngayon, ha, Jesus ko, basta yung paa, hindi niya makita. Na ang damit talaga, nandun doon. Matinong kasuutan. Bakit? Yun ang silyo. Yun ang palatandaan ng bawat isa sa atin. Taglay natin ang Espiritu ng ating Panginoong Jesus. Tinutulungan tayo ng Espiritu ng ating Panginoong Jesus. Diba? Kaya nagagawa natin ito. Because we are sealed through by the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Dadako naman tayo sa Hebrew. Kay San Pablo pa rin ito. Tatapusin natin ito kay San Pedro. Ayan. Sa Hebrew naman tayo. Ito'y pangaral ni San Pablo doon sa mga Hudyo. Sabi dito, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified.
Ito yung mga unang Kristiyano doon na pinapahayagan ni San Pablo sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banan. Eh, sino ba ang tinutukoy niyo dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa inihandog ng ating Panginoon sa kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang maganap ang katubusan, upang makamtan ang biyaya. Diba? Ano ang kinalabasan? Ano ang nangyari sa ginawa niyang yung, ano sabi dito? 4x1 offering. Sa kanyang ginawang isang bisis na paghahandog sa kanyang sarili, anong nangyari? He had perfected forever them that are sanctified. Doon pala sa mga predestined chosen people, ano ang mga nakamtan? He had perfected forever them that are sanctified. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banan. Think about that, mga kapatid. Sino ba ang pinapaging banal? Yung mga itinalaga. Yung mga pinili. Bakit niya pinapaging banal? Kasi naidako minsan ang ating mga sarili sa kalikuang pamumuhay. Pero tayo, hinuhubog tayo. Nang magkaroon tayo ng katubusan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, by one offering, He had perfected forever and that are sanctified. Forever, magpakailanman. Hindi ngayon lang na pinabanal ka. Hindi lang bukas, hindi lang isang linggo. Kundi ang sabi, ulitin na, sabay-sabay tayo. Forever, magpakailanman. Hindi sinungaling ang Panginoon. Hindi sinungaling ang Diyos. Diba? Pag nagkakamali tayo, umiiyak tayo. Bakit? Naalala mo ang biyaya na tinanggap mo. Panginoon, kung wala ka, kung wala ang biyaya na ginamtang ko sa'yo, paano na ako? Diba? We are worrying to ourselves sa lahat ng mga nangyayari at nagaganap sa atin. It is because of receiving the grace of the Lord. Ano tayo? Panginoon, mabutit salamat, narinayan ka. Dahil ikaw ang naging tagapamagitan. You are that advocacy. Ikaw ang aking abogado. Diba? Meron tagapamagitan sa atin. Verse 14 ay 15, napakahaba ito pala. Tuloy-tuloy mo na lang. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay paturin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya, tuloy mo na lang. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kailan ito magaganap? Doon, sa panahong inihanda niya. Hindi pa ito ang panahon na ito. Kaya sa panahon yun, sa kalalagyan natin, in a future time, isusulat niya ang kautusan sa ating kaisipan. At ang, ba? At sabi dito, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga, and their sins and iniquities will I remember no more. Doon sa kalalagayang yun, pag naisulat na ang kanyang kautusan at ang kanyang batas, ay hindi niya na makikita, hindi niya na alalahanin pa ang ating mga nagawang kamalian, kasamaan sa ating sarili. Continue mo lang. Mahaba pala ito. Akala ko tumiksi. Diretso mo, up to 39 ito. Gusto ko lang maintindihan ito. 19, verse 19. Ay, 18 na ba? Yeah, mga kapatid, yamang may mga kalayaan ng makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Meron tayong kalayaan. Dahil nang tubusin tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesus, ay meron tayong kalayaan makapasok sa dakong banal. Dati, hindi ito magagawa ng mga unang tipan, unang unang panahon. Pero ngayon, meron tayong kalayaan. Dahil noon, napakadelikado. Makapasok ako sa inner sa doon sa tabernakulo,
mamamatay ka sigurado roon. Hindi natin patatagalin to. Tuloy-tuloy natin, verse 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing na makatuwid bagay sa kanyang laman. Bakit tayo nagkaroon ng pagkakataon? Bakit tayo nagkaroon ng kalayaan para makapunta sa daang banal? It is because of our Lord Jesus Christ. Dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang laman, dahil minsan ang kanyang laman ay siyang naging tabing, pero naging boldly sa atin ngayon. We are boldly seeing, nakikita natin ngayon, malaya ang ating mga sarili upang makamtan, makarating sa mga bagay. Di ba? Saan ba yung kanina? Yung kanta kanina? Balikan natin. Yung kinanta kanina? Psalms chapter 100, verse 4. Pakilagay mo nga. I-connecta lang natin. Yan. Sabi dito, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. So, kanina narinig natin na ang kanyang pintuan, kundi ang kaparaanan. So, our Lord Jesus Christ Himself, He did this for us. Ginawa ito ng Panginoon sa atin. Dahil siya ang daan, iba sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. So boldly, nakikita natin ngayon ang daan. Malinaw sa ating mga mata, in our spiritual lives. Ang daan ito, ang siyang makakarinting tayo doon sa inihanda ng Diyos para sa atin. Balik mo na, tuloy mo na. 22 na, dito tayo. Ituloy-tuloy mo lang. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos ng pananampalataya. Hinihiling ito sa atin. Alam ko naman na may nagaganap ito sa ating puso. Na ang ating mga puso na binisikan mula sa isang masamang budi at maugasan ang ating katawan nang dalisay na tubig. Ito din niyo, mga kapatid. Yung bautismo sa tubig. Nabanggit dito. Simula nang tayo maniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, malaman natin ang Ebanghelyo, ang aral, nagpabautismo tayo sa tubig. Tanda ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, tanda ng tayo nagsisisi ng ating mga kasalan, kasi nakita natin na tayo nadako sa pagkakasala. So nagpakumbaba tayo. So that is the very beginning, since that we are baptized in the water, that we receive our Lord Jesus Christ to be our Who is Jesus Christ for ourselves? He is our mediator and He is our Lord. Ano ang pag tinanggap natin sa ating Panginoong Jesus? Sa pangkalahatang tinawag niya, sinabi dito, winisikan. Tayo'y nawisikan ng kanyang dugo. Katulad nung unang panahon nang iligtas ng Diyos ang mga Israelites people na naghahandog sila, winisikan nila ng dugo, dugo ng hayop yun. At doon sa amba ng mga bayan noon pa upang hindi sila pasukin ng anghel na pumapatay doon sa Ehipto, linagyan ng dugo. Upang tayo maano, tayo naman ay wisikan ng dugo. Upang hindi tayo ibig sabihin, matalo o hindi tayo magalaw ng kaaway. Ito'y palatandaan sa atin. Ang dugo ay naging palatandaan sa atin. Amen, mga kapatid. Naku, ang daming terminology dito. Tuloy mo, verse 23, tuloy-tuloy na natin to. Hindi pa umabot talaga sa talagang pinupunto ko. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Nakuha niyo, mga kapatid, verse 24. Tuloy-tuloy mo na, kapatid. Baka kulangin ang oras ko. At tayo yung mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabuting gawa. Magagawa natin ito sa ating buhay, lalo sa pagtitipong ito. Tuloy-tuloy mo na, verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Tuloy mo na. Ako, 15 minutes na lang. Okay. Ilagay mo nga sa 1 Peter, ikon mo na lang sa 1 Peter
Hindi ko natatapusin dito. Akala ko napakigli na nga. Jesus, thank you, Lord. Oh, kay Pedro naman tayo. Kay San Pablo yun eh. Sabi dito sa 1 Peter, elect, according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit, and to obedience, sprinkling. Tama ba yun? 1 Peter na ba yan? Oh, tama. In peace, be multiplied. Balikan mo nga yung ano, Hebrews chapter 14, Hebrews chapter 10, verse 14. Iko-connecta natin dito. Balikan mo lang. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-andong ng kanyang pinasakdal magpakailanman. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Balik mo sa 1 Peter chapter 1, verse 2. Ayon sa paunang kalaman, nang may pahayag ang nilayo ng Diyos sa para sa kanyang mga pinapaging banal, pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo isubagana. So yun ang pagpapahayag ni San Pablo, na mabatid malaman ang pagpapabanal ng ano? Yun ay ginawa ng Espiritu para sa atin. Doon sa Hebrews chapter 10 verse 14, doon ay sinabi, pinahayag na we are sanctified forever. At ito naman ang pahayag ni San Pedro, ayon sa paunang kalaman, sa unang pagkakabatid, pagkakaintindi ng mga Kristiyano, nang tanggapin nila ang katotohanan nang sila itawagin ng Diyos sa tulong ng Espiritu, biyaya at kapayapaan nawa ang isang sumagana. Yun ang ninais ng kapatid na San Pedro. Dahil pinakita doon ni San Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 14 ang walang katapusang biyaya. Tingnan, balikan natin. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal ng pakailanman ang mga pinapaging banal. Mga kapatid, sa pagkakat ng tawagin tayo sa dati nating kalalagayan, tayo ay pinaging banal. Bakit kailangan maidako natin ating sarili doon para doon magkaroon ng pakikipag-isa ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin? Diba? Tuloy-tuloy mo na nga kapatid. 15 minutes lang ako sa 1 Peter na lang up to 12 na to. Kinuha ko lang yung pinaka-importante doon. Yan. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesus na ayon sa kanyang mga malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. So, tingnan niyo mga kapatid, nang tayo ipinanganak sa laman, sabi nga doon sa John, ang pinanganak sa laman ay silaman nga. Pero kasi nagtanong si Nicodemo. Pero ang sagot ng ating Panginoon, ang ipinanganak sa tubig, kailangan ipanganak sa tubig at sa Espiritu. So ito ang binabanggit dito. Sa malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. English mga kapatid. Yeah. English na ba yun? Ayan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy had begotten us again. Yan. Pinanganak tayong muli. Kaya, naging bansag sa atin, mga born again. Hindi ka maaaring magmana ng karanan na mga ipinangangako ng Diyos sa mga inihanda ng Diyos kung hindi tayo ipinanganak na muli. Kailangan ipanganak muli ang sino mang tatawagin. Ah, sinasabi yung tatawagin. Alam ko marami pang tatawagin. Sa mga tinawag na, magpakatibay tayo mga kapatid. Tuloy-tuloy mo na kapatid. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukubas na inilaan sa langit para sa atin. Tuloy mo na kapatid.
na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaliligtasan na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Tignan mo, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa niya ang lahat para sa atin. Hindi na natin ito pag-usapan ng malalim. Nakarelay pa rin tayo sa inibig ng Diyos para sa atin, sa kagustuhan ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid? Ang importante, nalaman natin, nabatid natin ang ating mga sarili na tayo ay mga pinilit tinawag ng Diyos. Amen, mga kapatid? Palapan natin ang Panginoon. King Jesus. Tuloy natin ang verse 12. Tatapusin ko to para mas maigit nating makita na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Huwag kayong magalala. Ano mang kinakaharap natin? Mapagtatagumpayan natin ito. Mr. Rosel, huwag kang magalala. Tuloy mga kapatid. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong malaga kaysa ginto na nasisira bagamat tayo sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan si kapupuri at kaluluwalhati at kararangal sa pagpapakayag ni Jesucristo. Tignan niyo mga kapatid, kung nakakuha ka ng isang ginto sa isang lugar sa minahan, hindi mo ito masasabing ito'y pure gold. Hindi, meron pa ito mga pure elements. Ha? Kaya ito dinadarang ito sa apoy upang doon makuha ang purification ng ginto. Katulad din natin, mga kapatid. Kung muna dinadaan muna tayo sa pagsubok, because this is the process. Then that God, we are purifying every one of us. Para tayong ginto. Parang makita ang tunay na kinang, tayo parang ginto. Kaya sa mga pagsubok na yan, galing na ako dyan. Sabi nga ng asawa ko, magdilob yun sana para matapos itong problema na ito. So yan, o. So yan. Lagi ko sinasabi, I said, no, dalawin, maraming problema. Kala namin, wala nang katapusan. Pero may problema pa rin. Tuloy, kapatid, up to 12, tatapusin natin, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayan na kayo nagagalak. Tignan nyo. Pinakikita dito kung ano yung naging katayuan natin, yung mga unang mga Kristiyano, yung mga unang disipulo, naniwala sila dahil nakaulayaw nila ang ating Panginoong Hesus. Pero tayo hindi. Hindi natin nakita ang ating Panginoong Hesus. Only the word of the Lord, through by the power, have His Spirit. Paano tayo maniniwala without the Spirit of the Lord? Kung makukwentuhan lang tayo sa pupunta sa isang barber shop, kwentong barbero, oy, ganito, ganito. Hindi ko basta maniniwala. Marami nga hindi naniniwala dyan eh. But by the power of the Holy Spirit, as being you are predestinated of God, and you will accept the word of the Lord. You will accept the Spirit of the Lord in your life. Ako niya mga kapatid, because you are the sheep. The sheep of the Lord here. Nakikinig. Tuloy mo, kapatid, malapit na. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya ang pagkakaligtas ng inyong kaluluwa. Tuloy mo na, kapatid, tatapusin na natin sa verse 12. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsiula. Tignan nyo. Hanggang ngayon, mayroong ginagamit ng mga apostol, mga disipulo, mga ebanghelista, ang faithful ministry sa iglesia upang ano makamtan, upang makita, upang maging masagana ang bawat sa atin. Diba, mga kapatid? Thank you, Jesus. Verse 11, last two verse. Na sinisiyasat ang kulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo. Yan yun. Yun ang niloob, inibig ng Diyos para ating makita ang ating kalalagayan. Kung ano ang ating tatanggapin, it is true by the power, it is true by the Spirit of our Lord Jesus Christ Himself. Amen, mga kapatid? Nasama sa kanila, nung una pa, yung mga unang mga pinagkaloba ng kanyang Espiritu, tumanggap ng kanyang Espiritu. Para ano, maging kapakinabangan
sa bawat panahong darating. Sa panahon natin ito, pumapagit na ngayon ang ating Panginoon Jesus. His Spirit. Kung sa kumanan, doon sa unang panahon, so makanila ang kanilang Espiritu, ngayon naman, walang pagkakaiba. Sumasa atin din naman ang ating Panginoon Jesus through by His own Spirit. Amen, mga kapatid. Palakpan natin ang Panginoon. Last verse tayo. Na ipinahayag sa kanila na sa hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo na pinangasiwan nila ang mga bagay nito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin maging sapat ka lamang na may narinig ka ng aral tungkol sa mga aral ng Biblia. May karugtong through by the Spirit of the Lord. Kaya maraming may alam dyan ang Biblia. But, doon mo madi-discern. Sangkap, dapat sangkapan tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Palapan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And the Spirit of the Lord is in us. Amen ba? Umawit tayo, konti lang. Gusto ko lang kumanta, umawit. Yes, Lord. Pakitayo, sabayan niyo ako, umawit tayo. Gawin nating panalangin ang awiting ito, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awitin natin ito ng buong puso. Yes, O Lord, we give you thanks, we give you praise. We are going to sing unto you, O Lord. This is our prayer from our hearts, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. Your cup's debating my soul. And every day I grow to love you more. Amen, oh God. Hallelujah. Lord, we are ready to receive you, Lord. Hallelujah. We bow down unto you, O Lord. I need your anointing. Please, Lord, come in your power. Come with us, O Lord. Build us through by your Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Amen. Reaching Hallelujah. Manalangin tayo. Ama, muli salamat. Muli sa araw na ito na muli mo kayong tinipon. Pinagkalubahan ng kagalakan sa aming puso, pag-asa. Marami pong salamat po Diyos. Aming inata sa aming pasalamat, papulit, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Tangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesu Kristo. Everybody says amen. Palakpan natin, Panginoon.